Ikapito ng Pebrero, Huwebes, sa ikaapat na linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinimulang isugo sila ng 22. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu at sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay kundi tungkod lamang. Walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon, nakasandalyas at may isang damit lang. At sinabi niya sa kanila, pagtuloy niyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. At pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, marami ring may sakit ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. Higit pa sa paggaling sa pisikal na karamdaman ang hatid ng pagmimisyon ng mga alagad. Sa katunayan, una sa lahat ng layunin nila ay ipangaral ang pagbabalik loob o pagsisisi sa kasalanan. Ayon sa komentaryo ng Biblia ng Sambayan ng Pilipino, ginagamit ang langis ng panahong iyon bilang panlunas, ngunit binibigyan ito ni Jesus ng bagong kahulugan, higit pa sa pag-igi ang hatid ng mga pagpapagaling. Tanda rin ito ng kagalingang espiritual, ang paggaling ng taong nakipagbalikan sa Diyos. Inaanyayahan ang mga tao na magbalik loob dahil mahabagin at mapagpatawad ang Diyos. Sa pagpapatawad, muling tinatanggap ng nagsisisi ang karangalan niya bilang anak ng Diyos na hindi naman talaga nawala bagamat kanyang binaliwala noong suwayin niya ang Diyos at nagkasala. Tunay na mabuting balita ang pakikipagkasundo ng mapagmahal na Diyos sa makasalanang nagsisisi. Pagsasagawa, inaasahan ng Diyos na ipahahayag mo rin ang mabuting balita ng kanyang kagandahang loob at masuyong pagpapatawad sa mga nagkakasala. Pero bago mo magawa ito, kailangan mo munang maranasan mismo ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos sa iyo.